ba sekreto mo? Siguro sir, again, but hindi, wala akong sekreto. Siguro sir, dahil alam ko yung pakiramdam ng wala. Dahil alam ko yung pakiramdam ng wala. Good morning mga ka-OvenPH! Ngayon ay di-deliver na namin ang order ni Nanay Mhel na oven para sa kanyang additional pa-raffle mamaya sa kanyang first year anniversary sa Madiskarteng Nanay. Magandang araw! Ngayon ay August 29, Sabado. At ito na ang pinakaabangan nating araw, ang first year anniversary ni Nanay Mhel ng Madiskarteng Nanay. Ngayon ay ihahatid namin ang mga electric oven para sa kanyang additional giveaways. Ngayon, malapit na tayo sa bahay ni Nanay Mhel. Ano kaya ang pagkakakilala ko kay Nanay Mhel? Si Nanay Mhel, hindi siya madamot. Pwedeng siyang mag-share ng kanyang blessings. Ngayon, nandito na kami sa lugar kung saan malapit ang bahay ni Nanay Mhel. Pero hindi namin alam kung nasaan pa ang exact address niya. Hahanapin na lang namin kung nasaan. Nasaan na nga ba? Nanay Mhel, naliligaw po kami! Ako nagtanong pa ang aking kasama. Sinisingil ako ng pay parking. Pay parking pala itong pinag-parking na namin. Oh, no! Hindi na ako marunong mag-drive. Ayan, nagtatanong po ang aking kasama. Unasan ang bahay ni Nanay Mhel. Nanay Mhel, naliligaw po kami! 15 minutes later. Ayan, magkikita na kami ni Nanay Mhel. Nagtagpo din kami. Excited na po siya para mamayang gabi. Yan! Finally, in flesh! Ito na po, nagtagpo na po kami ni Nanay Mhel. Pagkatapos ng long road trip. Hindi ko akalain. And po, ito na po si Nanay Mhel na excited na po mamaya sa kanya mga giveaways na wala pa pong tulog. Wala man tulog. Haggard na haggard talaga. Pero para sa akin kasi okay lang, basta masaya sila. Pero ito Nanay Mhel, kasi ito, kasi nakita ko na talagang willing, talagang nag-share ka ng blessings eh. Oo. At hindi ka talaga madamot sa pag-share ng mga kaalaman, sa mga recipes, yung mga, talagang nireview ko talaga siya. Tapos nakita ko 49 million views eh. Patagang tinignan ko. Ano ba sekreto mo? Siguro sir, agimat. Hindi, wala akong sekreto. Siguro sir, dahil alam ko yung pakiramdam ng wala, dahil alam ko yung pakiramdam ng wala, dahil alam ko yung pakiramdam ng wala, kasi doon ako nang galing eh. Alam ko yung pakiramdam ng pinagdadamutan dati. Alam ko yung pakiramdam ng nilalait ka. Kaya ayokong gagawin sa kapwa ko yun. Kaya pag may lumalapit sa akin, ayokong, gusto ko kung hanggat may kaya akong ibigay, kaya akong itulong sa kapwa ko. I-share ko yun. Kasi hindi ko hinihintay dahil sa may blessing. Dahil masarap ang tumulong sa kapwa mo, lalo na kung alam mo yung pakiramdam ng ganun. Naghirap ka. Kaya masaya ako sa... At hindi lang naman to, hindi lang dito natatapos. Gusto ko talaga everyone. Kung everyone sana magbibigay talaga ako kasi masarap magbigay. Lalo na kung deserve nung pagbibigyan natin. Nakakatuwa kasi hindi naman tayo habang buhay dito sa mundo. Mawawala rin tayo. Yung pera, yung kayamanan, may iwan mo yan. Pero yung magbigay ka ng kabutihan sa kapwa mo, kahit patay ka na, para sa kanila, malaki yung binigay mong pagmamahal. Yun yung para sa akin. Tama po. Yung mga tutorials ni Nanay Mhel, hindi lang sa mga recipes, yung mga tips niya, meron pa tayong inspirational message. Oo. Kaya po yung mga ka-groups niyo, inspired by Nanay Mhel, mga gano'n. Kita ko. Tapos ano ba, ang gusto ko dito... Hindi pa ayos yung bahay, di ba? Ang saya. Ang gusto ko dito, kasi pag ang person, pinigyan mo ng pera, maubos yan eh. Pero pag pinigyan mo siya ng kaalaman, sabi nga yung verse na yun. Abangan nila, kasi naiisip ko yan. Ito, i-reveal ko tuloy dito. Hindi, mamaya na lang. Abangan na lang. Kasi sabi ko, yung isang channel ko, nakikita nyo, di ba? Sabi ko, sinabi ko sa kanila, kahit pakita ko sa inyo, wala pa pong sahod yun. Automatic na sa $41 pa lang yun.
Pero sabi ko, dahil nararamdaman ko yung, di ba magkaklase ngayon? Oh. Sabi ko sa kapatid ko, kasi yung kapatid ko, yung admin, ang negosyo nila is computer. Oh, computer. Sabi ko, sige, kukuha ako niyan para may pagbibigyan ako. Kasi masarap mo, masarap tumulong sa kapatid. Ewan ko ba? Sabi ko nga, hindi ba ayos yung bahay ko, pero para sa akin, masaya ako na nagbibigay ako eh. Oh, masarap yun. Nakakapagbigay ka sa kapatid mo, lalo na kayo tingnan mo. Di ba? Kasi the more na nagbibigay ka, hindi sa blessing yun eh. Nandito ka pa sa lupa, tatanim ka na ng upuan mo sa langit, di ba? Yun eh. Yan. Mamaya pa, antayin na po natin ang impak-limpak na pag-giveaway. Di Nanay Mhel. Nasa nga sila eh. Sampu entry ko dyan na. Iba ka di daw nakaabot sa entry. Oo. Mamaya, sa FP, sa YouTube channel ni Nanay Mhel. May chance pa. Oh, may chance sila, kaya... Ayoko kasi nang malungkot kung kaya naman lahat bigyan, walang problema eh. Diba? Walang konti-konti. Oo. Adjust-adjust lang tayo, hindi pa tayo nanalo sa loto. Ayan, kaya see you po mamaya. 6 p.m. po, no? 6 to 7. 6 p.m. Kaya ngayon, busy-busy na talaga siya. Busy-busy, wala nang handa, anniversary. Sabi ko, hindi kundi sa akin uso yung handa, mas okay na sa akin para. Babay na po. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat, sir. Sana pagpalaan kayo ng Panginoon. Mission accomplished. Home sweet home na. Sino nga ba si Nanay Mhel? Si Nanay Mhel ay siya ang creator ng FB page na Madiskarteng Nanay. At nag-start to ng year 2019. In just in 1 year, meron na siyang 64,000 member. Isa rin siyang food blogger. At in just 1 year din, meron na rin mga 49 million views na rin dun sa mga binablog niya mga videos. Ready na ba kayo mamaya para sa kanyang mga, para sa kanyang pa-raffle, sa kanyang first year anniversary? Pero sabi nga ni Nanay Mhel, hindi man tayo manalo sa kanyang mga giveaways today, pero sulit naman tayo sa mga recipes na sinishare niya sa atin. Dahil itong mga recipes na to, marami na inspired ng mga tao para mag-put up ng small business. And eventually, dumadami mga co-orders at ito na yung nagiging source of income nila. Sabi nga, if you give a man a fish, you feed him a day. But if you teach a man to fish, you feed him for a lifetime. At yun po ang tinuturo sa atin ni Nanay Mhel. Sinishare niya yung mga kaalaman niya, yung mga recipes niya, para tulungan tayo kung paano tayo magkaroon ng source of income at makatulong din po tayo sa pamilya natin kung paano po natin sila mapoprovide sa mga pangangailangan nila. Thank you po for watching for this sa vlog ko po today. Sa mga bago pa lang kong viewers, please subscribe to my YouTube channel, like and subscribe, and hit the bell button. Thank you po, bye-bye, and see you on my next vlog.